Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-reset ang password sa inyong virtual pag-ibig online account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin ang www.virtualpagibigfundservices.com. Ito po yon. May makikita po tayong data privacy, i-click lang po natin yung box katabi ng I have read about the data privacy statement. Pagkatapos ma-checkan, i-click na po natin ang proceed. At may makikita po tayong ganito. At dahil sa may online pag-ibig account na tayo at gusto lang nating ma-reset yung password, i-click lang natin tong login. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang continue. At mapupunta na po tayo dito at dahil sa gusto nating ma-reset yung password natin na nakalimutan na, i-click lang natin ang forgot password. At pagkatapos, mapupunta tayo dito sa paglalagay ng email address. Take note po, yung email address na ilalagay ninyo, yun po yung email address na nilagay ninyo nung nag-apply kayo sa Pag-ibig Online. So dapat po tamang email address yung ilalagay ninyo, i-double check nyo pong maigi kasi once pag nag-verify kayo at mali yung email address na nilagay ninyo, ganito po yung lalabas. So hindi daw po nag-match yung details na nilagay ninyo sa records nila. So kung may mga katanungan kayo, may cellphone number naman na nilagay dyan. So make sure po yung email address na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng Pag-ibig number or yung email address na nilagay ninyo nung nag-register kayo sa Virtual Pag-ibig Online, yung ilalagay ninyo dito. Kasi kung tama po yung email address na ilalagay ninyo, pagka-click ninyo ng verify, ganito na po yung lalabas. So makikita nyo po yung tanong sa security questions na nilagay ninyo nung nag-register kayo ng Pag-ibig Online. So kung natatandaan ninyo, may dalawang tanong kayong sinagutan doon. So pag dito, random lang po yung mga tanong na lalabas. Pwede yung unang tanong or yung pangalawang tanong yung lalabas. So ito yung isang tanong na nilagay ko nung nag-register ako sa Pag-ibig Online. What is the name of your oldest child? So dito, nilagay ko na po yung sagot na nilagay ko. Dapat po natatandaan ninyo yung mga sagot sa mga tanong na nilagay ninyo nung nag-register kayo sa Pag-ibig Online. Kasi kung hindi nyo natatandaan, useless din, hindi nyo mare-reset yung password ng inyong Pag-ibig Online. So kapag ganyan, natatandaan nyo po yung sagot sa tanong na nilagay ninyo, i-click nyo na po ang submit. Pero pagka-click ninyo ng submit at ganito yung lumabas, invalid, hindi po tama yung sagot na nilagay ninyo. Kaya isipin nyo pong mabuti kung ano yung sagot sa tanong na nilagay ninyo. Pero pagka-click ninyo ng submit at ganito yung lumabas, successful na daw yung pag-reset ninyo ng password, i-check nyo na lang po sa email address na nilagay ninyo. And take note guys, dapat nabubuksan nyo po yung email address na nilagay ninyo nung nag-register kayo sa Pag-ibig Online. Kasi doon po sila magsasend ng instructions. So ganito po yung email na natanggap ko. So makikita nyo po dito may nakalagay sa baba na temporary password. So ito po yung gagamitin ninyo na password once mag-login kayo sa Pag-ibig Online ninyo. So ito temporary lang po, pwede nyo pong palitan to. So para makapag-login kayo, i-click nyo na lang po itong kulay blue na click here. At pagka-click ninyo at ganito naman yung lumabas, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh hanggang sa makapunta kayo dito sa first time login. So dito ilagay nyo po yung email address ninyo at dito naman sa baba ilagay nyo po yung temporary password, yung na-receive ninyo sa email na temporary password, yun po yung ilalagay ninyo dito. So i-double check nyo pong maigi ang pagkakalagay ng temporary password, baka magkamali kayo at magkakaproblema. At kung okay na at na-double check nyo na, i-click nyo na po ang verify. At pagkatapos, mapupunta na kayo sa paglalagay ng bagong password ninyo. Minsan guys, pagka-click ninyo ng password, may ganito pong lalabas. May re-recommend po sila na password, pwede nyo pong gamitin yan, i-click nyo na lang po yung use password. Pero advice ko sa inyo, huwag nyo pong gamitin yan. Gumawa kayo ng sarili ninyong password para madali ninyong matandaan. So i-click nyo po itong create my own password. So dapat daw sa paggawa ng password, dapat daw may makikita ka kahit isang
maliit na letra, tapos kahit isang malaking letra, tapos dapat may kahit isang numero na nakalagay. At dapat at least 8 characters yung ilalagay ninyo. So pwedeng lumagpas ng 8 characters basta hindi lang po bababa. So kagaya po sa akin, medium lang yung nakalagay dyan, hindi po strong. So kung nagpula, nagdilaw, basta umabot po ng 8 characters at basta natatandaan nyo po yung password na nilagay ninyo, mas maganda po para hindi na kayo magre-reset ng password balang araw. So dapat po familiar talaga yung password na ilalagay ninyo para hindi nyo makalimutan. Kahit sobrang haba niyan, basta familiar lang sa inyo, hindi nyo po makakalimutan talaga yan. So make sure po parehas yung pagkakalagay ninyo ng confirm password at confirm prepared password, yung dalawa. Dapat magkaparehas po yan para pagka-click ninyo ng submit, automatic pong matcha-change yung password. So kung okay na, i-click nyo na po ang submit. So sa akin, pagka-click ko ng submit guys, ganito po yung lumabas. Recently used this password, please enter a new one. So yung nilagay ko palang password, yung bagong password, yun pala yung password ko dati. So hindi po siya pwede. So pinalitan ko ng bago. At kung pagka-click ninyo ng submit at ganito naman yung lumabas, successful na daw yung pag-reset ninyo ng password. So ibig sabihin, yung password na nilagay ninyo, yung bago, yun na po yung bagong password ninyo. So i-click nyo na lang po ang okay. So balik na po tayo dito sa paglagay ng email address at password para makapag-login tayo. So ilagay lang po natin ang email address at yung bagong password natin. So pagkalagay natin, pag okay na, i-click nyo na po ang login. At pagkatapos, may makikita na tayong ganito. Start enjoying Pag-ibig Fund Services. So nakikita nyo, last June 7, 2022 pa ako nakapag-login. So ano na ngayon, 2024. So almost 2 years na. And dito guys, pwede nyo nang ma-enjoy yung Pag-ibig account ninyo. Pwede nyo makita yung regular savings ninyo, MP2 savings, housing loan, multi-purpose loan. Pwede kayong mag-apply online guys. Sa mga gusto palang mag-apply online, ilalagay ko na lang po yung link sa description box kung paano mag-loan sa Pag-ibig online. At dito sa baba, makikita nyo po yung calamity loan. Kung may calamity loan sa inyong area, makikita nyo po yan dyan. Tapos dito, makikita nyo yung loyalty card plus ninyo. Pwede nyo i-link kung may loyalty card plus na po kayo. By the way guys, sa mga gusto palang kukuha ng Pag-ibig number, may video po akong ilalagay sa description box. I-click nyo na lang po yun para makakuha kayo ng Pag-ibig number online. At sa mga gusto naman mag-loan sa Pag-ibig, may video din po akong ilalagay sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap, at i-click nyo na lang po. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!